Prioridad ng Kamara ang pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Kumpiyansa ang isang House leader na malaking tulong ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang proseso sa importasyon ng agriculture products. Yan ang ulat ni Lalales Moras. Kumpiyansa si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na lubos na makatutulong sa bansa ang nilagdaang bagong administrative order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang AO No. 20 na layong pabilisin pa ang proseso at mga polisiya sa importasyon ng agricultural products sa bansa at alisin na ang non-tariff barriers. Ayon kay Salceda, tiyak na mapabababa nito ang presyo ng mga pagkain na malaking bagay lalo pat may mga hamon ngayon sa bentahan ng pagkain at iba pang produkto sa bansa. Anya, isa itong hakbang tungo sa tamang direksyon at kung maipatutupad ng tama, siguradong sisigla pa ang food manufacturing sector sa bansa. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang mga hakbang ng Kamara para iba'y pang mapalago ang ekonomiya ng bansa. Isa sa kanilang itinutulak ang economic charter change. Si House Committee on Constitutional Amendments Chair Rufus Rodriguez binatikos ang isang grupong umaalma sa kanilang mungkahi. Muling binigyang diin ang kongresista, maghahatid ng mas maraming foreign direct investments ang tsa-tsa at mapabibilis ang economic development sa Pilipinas. Kaya't sana'y huwag naman itong kontrahin ng iba nang walang matibay na basehan. Kamakailan lang, nakilahok sa iba't ibang aktibidad sa Estados Unidos ang matataas na opisyal ng pamahalaan. Ikinasarin ang Philippine Dialogue sa Washington, D.C. na nilahukan ng mga business leaders sa Amerika. Mula sa mga aktibidad na ito, kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na mas darami pa ang American investment sa Pilipinas. Anya, bilang bahagi ng delegasyon ng bansa, nakita niya ang mainit na pagtanggap ng U.S. investors sa mga inilatag na hakbang ng pamahalaan. Sa April 29, balik sesyon ng Kongreso at inaasang itutuloy ng Kamara ang pagtalakay sa mga usaping pang-ekonomiya sa bansa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.